To my channel, and this is Cherrybus95 again. And for today's vlog, welcome sa usapang buhay-buhay, problema sa love life, problema sa buhay, at kung ano pang problema yan, pag-usapan natin yan dito. Welcome, and first of all, I hope that you are all fine, you are all okay, lalo na ngayon merong bagyo. Actually, umuulan ngayon, so laging mag-ingat, stay safe, stay at home, huwag mo nang mag-gala-gala sa labas. Ayan. So, back sa ating topic. Because today is Sunday. Ayan, magpakabait tayo. Stop muna tayo sa hugot-hugot. Bukas na yung hugot-hugot. Actually, introduction lang. Yung hugot-hugot na yan. Yung mga pagsulat ng mga hugot, pagsalita ng mga hugot. Actually, hobby ko talaga yung simula dati. Pero ito talaga. Ito naman yung gayon na gagawin ko. This is my dream. Charot, matagal ko na itong dinidream at wini-wish at goal ko talaga na laging gawin to online. But hindi ko nagagawa kasi nga nahihiya ako. But for now, this is Sunday. Kanina nakinig ako ng mass and then sabi, hindi daw pwedeng lagi ka na nagbabasa ng Bible. Dapat siya ni-share mo rin sa iba. So I want to share with you some encouragement. Word of encouragement, guys. Lalo na ngayon sa mga taong may mga problema na gusto nang sumuko sa buhay. Yung mga taong patong-patong yung problema na pinagdadaanan na parang wala nang katapusan. This is for you guys. Gusto ko lang share din sa inyo yung mga ginagawa ko rin naman kapag meron akong problema. Sana makakatulong sa inyo. Seryoso bigla. Kasi Sunday ngayon, magpakabait tayo. Magpakabait. Ayan, so kung ikaw ay taong wala ka man ngayon na pinagdadaanan ng problema, okay lang din naman. Congratulations, buti ka. Sana makatulong ito sa iyo pagdating ng araw. At ikaw ngayon, guys, kung ikaw ngayon ang may taong maraming pinagdadaanan ng problema na parang feeling mo wala nang katapos ang problema to, gusto ko lang sabihin sa iyo na wag kang mag-give up. Kung meron ka mang 100 na dahilan para sumuko sa buhay, bibigyan kita ng isang dahilan para lumaban sa buhay. Seryoso. Ayan, so I want you to know, guys, isang dahilan na kailangan mong lumaban sa buhay sa kabila ng mga problema na pinagdadaanan mo. I want you to know that God loves you. Mahal ka ni God at sapat na yun na dahilan para lumaban ka. Huwag mong sayangin yung buhay na ipinahiram sa'yo ni God dito sa mundo para lang sumuko sa isang problema. Meron kang purpose kung bakit ka nandito. Merong dahilan si God kung bakit ka nandito. And dapat isabuhay natin yung mission yun. Ayan. So, kung ano man yung pinagdadaanan mong problema, remember na gaano man yan kabigat, problema sa pamilya, sa kaibigan, sa love life, sa kahit na ano pa, gaano man kabigat ang mundo sa'yo, yung parang feeling mo, lockdown mo na yung lockdown, ano ba tawag doon? Karga-karga mo yung buong mundo dahil sa problema na pinagdadaanan mo. Ano lang yan, guys? Pagsubok lang yan, daanan mo lang, huwag mong tambayan at higit sa lahat. Pray lang kay God. Actually, ano man yung problem mo ngayon, really, dapat ang isipin mo talaga unang-una, mahal ka ni God. And yun yung magko-comfort sa'yo eh. Kung alam mong you have God in your life, yun yung magko-comfort sa'yo para lumaban sa buhay. Tandaan mo, hindi ibibigay ni God sa'yo ang problema na yan. Kung alam niyang hindi mo makakayanan, hindi niya iaalaw na mangyayari yun sa'yo kung alam niyang mag-isa mo yung lalabanan. Kasi sa anumang problema na pagdadaanan mo, tandaan mo na God is with you. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan. At kung anumang pagsubok ang dumadating ngayon sa buhay niyo, hindi yan bago, hindi yan ikaw lang yung nakaka-experience. Naranasan na rin yan ng ibang tao, guys. Nagkataon lang nauna silang makaranas niyan sa'yo. At ikaw yung nakakaranas niya ngayon. So, kung nalampasan nila yon, I'm sure na malalampasan mo rin yan. Kahit gaano pa yan kabigat. Hindi yan iaalaw ni God na mangyari sa'yo. Kung beyond yan sa control mo, kung lampas yan sa makakayanan mo, hindi niya iaalaw yon. At kung nangyari man sa'yo, I'm sure, sabi sa 1 Corinthians 10:13, kapag nangyari man sa'yo, pag may dumating man sa'yo na problem, bibigyan ka niya ng paraan para malampasan yon at bibigyan ka niya ng strength para makayanan yon. So, kapit lang, pray lang,
always believe in God. Guys, walang imposible kay God. He is gracious. He is compassionate. He is merciful. And He is magnanimous God. Hindi kanya iiwan. And He is faithful to His promise. Maniwala ka. Maniwala ka sa akin, guys. Proven and tested. Ang dami-dami ko na rin pinagdaanan sa buhay. Kung ano, hindi ko alam na lagi na lang ako naiiyak ng walang dahilan. Pero yung comfort ko talaga is hinugot ko talaga kay God. Naniwala talaga ako sa Kanya na andyan siya lagi sa tabi mo. Hindi Kanya pababayaan. Basta maniwala ka lang sa Kanya. And, you know, kahit na gaano ka pa kapagod, yung parang bigat-bigat na ng pakiramdam mo, na parang wala ka ng pahinga, na feeling mo talaga, as in, hopeless ka na, helpless ka na, pumunta ka lang kay God. Close your door, pumasok ka sa room mo, close your door, have a one-on-one talk with God. Sobrang pakikinggan ka niya. Doon mo talaga ma-feel yung presence ni God kapag meron kang silent time with Him. Yung ikaw lang, yung umiiyak mo lang lahat sa Kanya yung mga problem mo. Believe me, mawawala yun. Gagaan yung pakiramdam mo. Mawawala yung gulo sa isip mo. Malalampasan mo lahat ng yun. Sabi niya nga, diba, Matthew 11:28, pumunta kayo sa Kanya kung sino man yung nahihirapan o yung nabibigaan, nabibigatan ng loob and bibigyan Kanya ng pahinga. He will give you rest. Maniwala ka. So, yun. Believe me, guys. Ano man ang pinagdadaanan nyo, gaano man yung kabigat, lahat yan malalampasan nyo pagkasama nyo si God. Happy Sunday, everyone. Sana makakatulong sa inyo to. Sana, hindi man ngayon, sana pagdating ng araw, kapag may problem kayo, maalala nyo yung sinabi ko sa inyo. Wala pang pagsubok sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. And God is faithful. Hindi Kanya susubukin ng higit pa sa iyong makakaya. At kung darating man yung pagsubok, bibigyan Kanya ng lakas para makayanan ito at paraan para malampasan ito. Tandaan niyo yung verse na yan. 1 Corinthians 10:13, malaking tulong tuwing may problema, guys. So, yun lang. Lagi kayong mag-iingat, guys. And lalo na yung may bagyo, stay safe, everyone. Tandaan niyo, sa kabila ng bagyo, sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan niyo, sabi nga, diba, there's always a rainbow after the rain. So, ano mang bagyo-bagyong problema ang dumadating sa inyo, bagyo-bagyong blessings din ang babalik sa inyo pag nalampasan niyo yan. Basta stand firm with your faith, with God. And, yun, always believe in God. God bless you all and happy Sunday sa inyo. Bye-bye. Ingat kayong lahat, guys. God bless you.